Inola ang ulo ng manok. Ngayon mga kasawasaw, kukuha tayo ng sili. Ito. Mamaya. Paano masabi? Ngayon mga kasawasaw, ito aking daon ng sili. Puno ng sili dito sa aking paso. Ayan, magluluto tayo ng exotic na inolang ulo ng manok. What's up mga kasawasaw? So ito, magluluto muli tayo. So ito, kakaibang mga menu, kakaibang po tayo. So may twist mga kasawasaw. So pansinin nyo, di ba kadalasan magtitinola tayo, di ba? Kadalasan kasi manok yun eh. Pero ito, party pa rin ng manok pero ang aking version na susubukan na first time na medyo kakaiba para may pagka-feeling exotic. Exotic daw. So ito po yung kakaiba nga. Kaya nga exotic eh. So ito po yun. Ulo naman ng manok. So isang kilo yan. Binili ko dyan sa Talipapa. Isang kilong manok. Ayan. Ulo. Ayan. So kakaiba di po. Baka dalasan iniiho lang ito eh. Pero sa akin susubukan kong itinola. Pero kaya lasa, kasi it's iba eh, di ba? So, bago yung hugasan natin to, siyempre kailangan natin tubig. Ayan. Siyempre kailangan natin ng panghiwa. Tapos ito yun. Sa likod bahay namin nanungkit ako kanina, so ito yun. Maliit lang kailangan natin, kasi konti lang siya eh. Ayan. Lilaw na ano, ayan. Papaya. Tapos, sa aking mga taniman sa paso. Ayan. Saka sa paso ni nanay. So, namuha ko ng konting dahon ng sili. So ito po. Konti lang kailangan ko ayan, sili. Ito yung mga siling pinatubo sa paso. So sa ito, namitas din ako, namitas yan. Namitas sa tindahan. Konting ano lang, konting bawang. Ito na lang yung sili. Ito pa pang palasa. 5 pisong luya. Ayan. So magic sarap, pampalasa din. Saka nor, ayan. So kailangan para lasang chicken na chicken. So kahit na ulo lang siya, susubukan natin magluluto ng ulo ng manok. Abangan natin ang mga kasawasaw. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, medyo pass forward tayo ng konti. Ha. So, ito po yung ano, bawang. Binalatan ko na yan. Pinukpo ko, dinikdik ko ng bahagya. Pinagbalatan. Ayan. Tapos, ito naman, dawan ng sili. So, hugasan natin siya mga kasawasaw. Ayan, dito na. Gasan natin. Babad natin para yung may mga maliliit na mga kung ano mga kulisak na hindi natin nakikita. So, kailangan yan. Babad muna natin. So, para mawala. Para fresh. Tapos, sunod natin. Ayan. Medyo kakaiba mga kasawasaw. Ayan. Oh. Tinanggal natin. Maliit lang siya yung ano, papaya. Tinanggal natin. Pero ito medyo... Tinanggal natin yung kanyang tangkay. Tapos ito medyo, ano, medyo bitter ng konti mga kasawasaw. Ito yung ano, luya. Ayan. Oh. Medyo nakatarak pa eh. May nakatusok pa eh. So, ayan. Oh. Medyo tinanggalan natin ng balat. So mamaya hiwa-hiwain natin yan, pati itong mapaya, pati mga yan. Mamaya, fast forward tayo mga kasawsaw, kaya natin mga sangkap. Stand by! Pathetic soap story later. Yung mga kasawsaw, ang kagandaan nito sa ang pagkakaiba ng ulo ng manok na binili mo sa Patalipapa o sa palengke, o kumpara sa mga iniihaw dyan sa mga sa labas, sa makikita nyo. So ito kasi kadalasan yung tuka sa ilalim, ayan, ito buo. So dito kasi pag bumili ka ng mga ihaw-ihaw, tinatanggal nila. So actually ito yung ngalangala. Ito yung ngalangala, ito yung masarap eh. Yan. Ito nyo, may palong pa oh. Yan ang masarap. Tinatanggal. So kadalasan, hindi ko alam ba tinatanggal nila. Pero dito, mas maganda. Per kilo kasi yan pag sa palengke. So mas maganda. Pag merito, kumpleto yung binayaran mo. Sulit, mga kasawasaw. Mamaya, luluto mo natin sa bubad sa kumukulong tubig. Yan ah. Diba? So, ilalaga na natin. So, ayan. Ulo na manok. Isang kilo, pero... Ilalaga na natin. Ito, medyo improvise ang ating lutuan. Yan. Imbis na sinaing sa iba, pwede nating paglagaan. Improvise tayo, mga kasawasaw. Ayan. Isa natin. Yan. Mamaya, pag kumukulo na, lalagay natin itong mga sangkap. Ayan. Ayan, inimay na natin, dinurog na natin ha, kasawasaw. Standby, abangan natin ha. Ayan. Dati kung ano, ang twist nito, kung ano pagkakaiba ng lasa. Kung ganun pa rin ba sa mga tinolang usual na manok na naman. O sa ulo ng manok. Mamaya, standby.
Nakasausaw, mas madaling maluto kasi ito. Medyo kumukulo ng bagay. Mas madali kasi maluto ang ulo ng manok kasi manipis lang ang balat sa kaya mga laman ito. So para mawala yun lang, salagay na natin ang luya at ang bawang. So ayan. Mamaya kukulo, haluin natin. Tapos lasahan natin ng konti. Mamaya na yung normal. Ayan. Sinabawan. So ito muna, pampalasa ng bagay. Mamaya. Kunting kulo pa, lalagay na natin yung kanyang mga iba pang mga recipe. Standby. 5 minutes later. Ito kung kulo na. Aray, mahingat. Paso ako. Ayan, lalagay natin ito. Mahingat na. Para medyo lulutong ito. Yan. Napapayang hilaw. Standby, mga sasaw. Lapit na maluto. Kunting kulo pa lang yan. Sarap na masarap na yan. Hindi ko alam paano ko lalantakan yan. Ang dami niya. No? Ako lang kasi mahilig talaga dito. Yan. May twist. Wala kakain. Susubukan natin kung gano'ng kasarap ito. Masarap nga ba? Hindi kami mayaman. Minsan nga wala kami ginakain eh. So, kumukulo na. Oh. Malagyan na natin itong spicy. So ito, ayan, sarap to. 4 cubes. Tapos lalagyan natin ang daon ng sili. So medyo kumukulo na. Kunting init na lang. Dito na makasaw-saw. Standby. Ayan, saw-saw. Bango. Sarap eh. Ayan, makasaw-saw. Luto na oh. Ayan, amoy tino wala. Pero siyempre may pagkakaiba to. Pero titignan natin kung anong lasa. May sabaw itong konti. Mainit, mainit. Iba ng konti. Pero manok pa rin ang lasa, pero may pagkakaiba ng konting-konti. Parang iba ng konti sa panlasa natin. So, medyo... Ayan, pansin niyo mga kasaw-saw. Ayan, o. Medyo matabang lang na konti kasi mas malasa pa rin talaga yung laman ng manok. Pero siguro maaaring kulang lang sa sangkap, pero masarap naman yung pernes. Kaya lang siyempre may mga nahulog. Masarap sana. Wala. Sarap din, masarap. Exotic food, mga kasaw-saw. Kasi mga ulo, instant ulo, tinola. So, meron bang ganon? Wala. Alam mo sa iyo pananood, mga kasaw-saw. End of flashback. Kain tayo. Bravo, mukhang tahog.